Balik tayo dito sa Pilipinas, lalo pa raw hihigpitan ang pagdideliver at pagbebenta ng bigas ng NFA. At yan ay para matiyak na hindi mapapasakamay ng mga nananamantalang mga negosyante ng bigas. Ang mga tauhan ng NFA na mapapatunayan na kasabwat sa iligal na gawain ay pananagutin. Nakatutok si Pia Arcangel. Nabisto noong nakaraang linggo na nire-repack ang NFA rice sa mga commercial rice sacks sa Marilao, Bulacan. Kahapon naman, warehouse sa Malolos ang nadiskubring ang Thai rice, hinahaluan umano ng broken rice o yung para sa hayop. Paano nga ba susukpuin ang problema ng pananamantala ng ilang commercial rice traders sa bansa? Yan ang target ni na Presidential Advisor in Food Security and Agricultural Modernization, Kiko Pangilinan, bagong talaga ang NFA Administrator Arthur Juan at ilang opisyon ng NBI na dumiretso sa tanggapan ng DOJ Secretary Laila De Lima sa Memorandum of Understanding na pinirmahan nila. Ang NBI at CIDG ang katulong para magsagawa ng mga raid at inspeksyon. Mas malawak ngayon ang ating saklaw. Mas maraming ahensya ng pamahalaan na ating minomobilisa para mas maging epektibo ang ating pagbantay dito sa mga diversion, hoarding, price manipulation. Una nang inirekomendang kasuhan ng profiteering ang mga tauhang naaktuhan ng Bulacan PNP na nagre-repack ng NFA rice sa mga commercial rice sacks. Pero dahil kulang sa ebidensya, hindi nakitaan ng probable cause ang reklamong hoarding at pagbuo ng cartel. Ayon sa DOJ, dapat papanagutin lahat ng sangkot sa profiteering. Pero masyado pa raw maaga para sabihin kung sino ang dapat papanagutin, kabilang na ang mismong NFA. We're still investigating. I cannot be making premature conclusions. Pagtitiyak naman ng National Food Authority, lalo pang hihigpitan ang pagde-deliver at pagbebenta sa NFA rice. Ayon sa bagong talagang NFA Administrator, hindi nila palulusutin pati ang mga tauhan ng NFA na mapapatunay nakikipagsabwatan. Hindi lang sa labas ng NFA, also within NFA ay kukunak natin ng investigation. Tapos sa ating mga legitimate na businessman, tapos hindi naman sila, wala silang unscrupulous practices, there is no need to worry. PR Arcangel, nakatutok, 24 oras.